our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga. So, eto na! Good news! Ha? Sa mga kababayan nating OFW, magandang balita ito, mga kababayan, ha? Panoorin nyo to. Good news! Pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Number one. Number two, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Nakaraang linggo, mga kababayan, ang ating mga airport dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, ay napabalita nga na may mga surot, may mga dinadaga, may mga ipis, may mga impacto, insekto, kapre. Naloko na. Ha? Oo, sa kabila nung napakapangit na imahe na ano ha, Makilab, na ano, na mga balita patungkol dito sa airport natin, eto na nga, inaksyonan agad! Oo, inaksyonan agad! Naloko na. Gagawin daw, malamig, maraming upuan ang mga airport, di ba? O pagagandahin sa loob lamang ng 2 linggo. Ah, naloko na. Diba? Oh, syempre Ramon ang yan, kaibigan ni PBBM yan. Diba? Tumutulong sa sambayan ng Pilipino para mas lalong mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa, Beverly! Pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Number one. Number two, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam nyo, eventually after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, madidi-congest na rin yung Terminal 1, 2, 3. Kasi maraming ngayon sa Terminal 1, 2, 3, mga offices, mga kung ano-ano, na nag-occupied ng space na dapat para sa passenger, napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala na ng traffic, gaganda na. 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. Oo nga! So masosolve natin yung mga problemang yan. Sir, issue ng mga... Ngayon! Siyempre! May masasabi dyan, ang alin, ang mga malisyoso at mga bitter. Ah, naloko na. Bibigyan na naman nila ng masyamang, ano, interpretasyon. Naloko na. Bibigyan na naman, hindi ko mabigkas yung interpretasyon. Oh, bibigyan na lang nila ng masamang kahulugan. Di ba? Ganon na mga bitter, ayaw nila ng gumaganda. Kasi kapag kakagalit nila yung gumagawa ng maganda, para sa kanila yung masama pa rin. Di ba? Hindi na lang sila magsaya kasi merong improvement yung ating mga airport. Di ba? Pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Ayan na. Iti-take over daw nila itong September or November, mga kababayan. Ha? After 6 months nga daw,
Abay nako, napakaganda na ng airport natin. Sobra. Dahil parang hindi nyo naman alam yung mga nakakahiyang balita, no? Hindi lang naman surot, ipis, daga, kundi alam nyo kung ano, mga kababayan? Yung pinaka-worst airport tayo sa buong mundo! Sampalin kita ng burat. Diba? Ang pangit, diba, ng imahe ng mga airport natin. Tapos ngayon, eto, mga kababayan, nakaisip ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyong maalala na ibalita natin na pinulong nga itong mga mayayamang mga negosyante dito sa Pilipinas para ha para talakayin kung ano yung maitutulong nila sa ating bansa dahil wag na sobrang payaman. Ito na nga oh, sumagot na itong si ano ha, si Ramon Ang. So bakit? Ang tanong, bakit kailangan pang tuligsain ng mga engot, ng mga tanga, ng mga kampon, ng mga Duterte to? Naloko na. Kasi, ang mga Duterte, gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang ang purihin. Gusto nila sila lang ang makagawa ng maganda. Na kahit na hindi naman nila ginawa, inaangkin nila. Naloko na. Number two, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam nyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, eh madidi-congest na rin yung terminal 1, 2, 3. Kasi marami ngayon sa terminal. Correct! Naloko na. Diba? Ang ganda, no? Kasi nga dyan, minsan, alam nyo, laging delayed ang flight, diba? Lagi tayong, ano, nabubwisit. So ngayon, magkakaroon na ng kapihan. Magkakaroon na ng buffet. Ramon Ann! Lagyan mo na rin ng buffet! 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam mo, ay saksakan na ng ganda? Naloko na. No, eh yun na nga oh. Tingnan nyo, after 3 years, talaga namang super ganda na ng mga airport natin. Ito na yung sinasabi ko. Pag gumandang airport natin, may inganyo yung mga turista. Lalakas ang turismo sa atin. Pag lumakas ang turismo, maraming kikita, maraming magkakatrabaho, maraming oportunidad para kumita marami nating mga kababayan na ayaw na ayaw na ayaw nila! Di ba? Naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. So, masosolve natin yung mga problemang yan. Ah, hindi lang yung mga parating, kundi pati rin yung mga sumusundo ang magbibenepisyo sa mga bagong, ha? Sa parating, ha? Paparating na bagong pagbabago ng airport natin. Kasi yung iba naghanap, ano nagawa ni Junior Marcos? Ano ginawa ni Marcos Jr.? Ano ginawa ni Marcos Jr.? Ay nako. Oo, muli! Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!